Pitong klaseng tao na dapat iwasan. Una, nagkakalat ng masamang kwento. Please lang, huwag lang planuhin iwasan ang mga taong ito. Iwasan na ang mga ito ngayon. Dahil kung nag-i-enjoy ka man sa mga kwento niya, sa susunod na araw at mga pagkakataon, baka ikaw na ang laman ng kwento niya. Nagawa niya sa iba, bakit naman hindi niya pwedeng gawin sa iyo? Pangalawa, taong walang alam kundi i-criticize ka. Wala ka nang ginawang tama, puro sarili na lang niya ang ginagawang example. Bakit daw hindi mo siya gayahin? Iwasan ang taong ito dahil hindi constructive criticism ang ginagawa niyan. Pag-angat sa sarili niya ang ginagawa niyan. Toxic ang mga taong ganito na ang tawag sa mga taong ganito, pabida. Pangatlo, taong sinasayang ang oras mo. Oo naman, may ganyan. Yun nga lang, hindi mo namamalayan. Iwasan ang mga taong ganito dahil sila ang pinakamaraming oras sa buong mundo. Kaya nilang palipasin ang buong maghapon nang walang natatapos. Alam mo, mas na-appreciate ko pa yung mga tao na nagsasabing, sorry ha, later na lang tayo magkwentuhan. May tatapusin lang ako. Pang-apat, pa-victim. Marami sila. Nagkalat. Kunwari sila ang biktima sa lahat ng masama sa mundo. Yung pala may bakay, kunin ang loob mo at mamaya ng kaunti, damay ka sa isang sitwasyon na wala ka namang kinalaman. Isa pa, ang mga taong ganito ay mahilig manira ng tao sa maraming tao. Pa-victim sila, pero dapat may sirain sila. Sila ang mga taong enjoy sa ganitong atensyon. Panglima, lagi kang binibigo or always making you disappointed. Oo naman, meron ka rin namang nagagawa para sa kanya, pero nung ikaw na ang may kailangan, ni isang pagkakataon ay wala siyang nagawa para sa iyo. Lagi na lang nag-a-apologize sa mga hindi niya nagagawa. Meron din silang tawag sa mga taong ito sa ngayon, ang user friendly. Pang-anim, mga taong self-centered. Ang mga taong ito ay hindi team player. Lagi nilang inuuna ang mga sarili nila. Tanong ng tanong ng, paano naman ako? Walang iniisip ang mga taong ito kundi mga sarili nila. Pangpito, seloso at selosa. Believe it or not, nasa listahan ito. Ito yung mga tao na wala na sa lugar ang pagsiselos. Mamaya ang mangyayari, ikaw na ngayon ang duda sa sarili mong relasyon. Para silang naglalagay ng buto o seed sa ating isipan at inaantay mo na lang, tumubo at mamayang konti, parehas na kayo. Sa mga taong nabanggit, kung hindi mo sila makorek, iwasan na lang sila. Bilin ko lang, kaya nating gawin ito nang hindi tayo nang babastos ng ating kapwa. Isa pa, ipagdasal sa Diyos na ilagay niya ang mga tamang tao sa ating buhay. Oo naman, kaya niyang gawin ito para sa atin. Sabi nga sa Romans 12:21, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama.